So mga kaibigan, sa naging pagkatalo nga po ng Barangay Ginebra kontra po sa koponan ng NLEX Road Warriors, umabot po sa overtime ang kanilang laban na nagkaroon po ng score na 103-99. At ang inaalala din natin dito mga kaibigan, dahil nga nagkaroon din ng muscle cramp itong si Justin Brownlee, yung kalagayan po ng kanyang tuhod. Pero ayon na rin po kay Coach Tim Cone, wala po itong serious na knee issue or anything like that na mas malala yung injury sa tuhod. Wala naman po mga kaibigan. So ano nga ba yung mga dahilan kaya po natalo ang Barangay Ginebra dito nga po sa koponan ng NLEX Road Warriors? Marami nagsasabi hindi naman daw kalakasan ang koponan ng NLEX, pero natalo itong Barangay Ginebra, which is wala pa rin yung consistency ng kanilang play. Minsan nananalo, minsan naman natatalo. So yung sistema hindi pa rin nagpipit at hindi po na i-apply ng maayos. So far nung first half ng game, maganda naman ang performance ng Barangay Ginebra. Yung offense at depensa nananatili naman, pero may napansin din tayo nung mga huling minuto na po, no, doon sa overtime. At nakita naman natin hindi naman talaga aabot ng OT o overtime kung hindi po sana gumagawa ng mga running shot etong si RJ Abarrientos. Kung tutusin, may oras pa naman na dapat po yung bola ay pinapasa niya dito kay Brownlee. So ang sinasabi natin dito, nagtatry si Abarrientos ng mga fancy shot, no? Yung akala natin mga ilang minuto or last minute na yung papasok ang bola, pero malayo naman. Maraming nakapansin dyan mga kaibigan na dapat yun po ang iwasan ni RJ Abarrientos. Doon nabigyan naman siya ng magandang minuto, pero hindi po yung sumasapat. Yung offensa at depensa din po ni Japheth Aguilar, hindi masyadong naging effective. Medyo nahirapan siya, especially pagdating po doon sa second half po ng game, no? Ang tulad ng aking sinasabi po ulit-ulit mga kaibigan, kailangan talaga ng another big man po ng Barangay Ginebra. Kasi nga naman kung hindi sila kukuha ng another big man, wala pong kapalitan eto nga pong si Japheth Aguilar. At marami ding nakapansin kahit si Holt, no, ewan ko kung anong nangyari dyan, hindi malalakakapuntos, hindi malalakakashoot, no, kahit sa free throw alanganin. So hindi rin siya consistent sa kanyang play, dahil meron siyang laro na talagang pag tumira siya, pasok na pasok kahit sa labas pa, no, 3-point shot, ilang sunod-sunod yun. Pero sa naging laban ngayon, anong nangyari mga kaibigan? So wala ding consistency itong si Stephen Holt na dapat po ginagawa niya pag ganitong laban. Siguro naging kampante siya na hindi malakas ang NLEX, pero ang nangyari, natalo sila bandang huli. Umabot pa nga po yung sa OT. So sa next game ng Barangay Ginebra mga kaibigan, o mga kalaban nila, eto nga pong Meralco Bolts, no, best of 5 series. So magkakaharap dito si Brownlee at si Durham, no? Rematch po yan mga kaibigan. So aabangan natin yan. Ang kagandahan lang dito mga kaibigan, kahit po natalo ang Barangay Ginebra, nakita nila kung ano yung dapat i-improve, no? So gagamitin talaga dito dapat ni Coach Tim Cone yung mga plan B niya hanggang plan C kapag hindi naging effective yung plan A. Ibig kong sabihin, doon sa plan A, yung first 5 lineup ni Coach Tim Cone, minsan dapat sa first half pa lang nakikita niya na kung ito yung magiging effective. So kung hindi nagiging effective ito, gamitin yung ibang mga player. Palagi na lang kasi si RJ Abarrientos, sinahayaan niyang gumawa ng mga fancy pass, ng mga fancy shot na hindi naman nagiging effective. Si Brownlee naman, pagod na minsan, walang kapalitan na maayos-ayos, no? Ang sinasabi, tinutukoy natin dito, madalas si Brownlee ang bumubuhat po sa Barangay Ginebra. Kung nakikita nyo man na mababa ang scoring or score ni Justin Brownlee, yun ay para naman mabigyan ng highlights ang ibang mga player po ng Barangay Ginebra. Consistency is the key po sa tagumpay ng Barangay Ginebra. Kapag wala po yan, hindi po sila mananalo mga kaibigan. Baka ang mangyari dito sa Boracay yan magkita-kita, and hopefully huwag mangyari yun, no? So yan lamang po ang update natin, no? Dyan lang kayo, marami pa tayong kaganapan. And please huwag kalimutan i-like at i-subscribe ang ating YouTube channel. Maraming salamat po.